Welcome, hi. Ang tutorial natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng HandBreak app. I-search natin siya sa Google. So, ito po ang itsura ng HandBreak. Ito po yung logo niya. HandBreak is a free and open source transcoder for digital video files. So, para sa anak HandBreak, sinabi po ito sa akin ng isa kong teacher kasi meron yung video file na malaki, hindi ko siya na-upload. So, sinabihan niya ako na ganito po ang HandBreak. Medyo hindi ko alam kung paano gamitin, kaya sinerge ko siya sa YouTube. Bali, ito daw na ginagawa siya. Ito tayo sa tanong na para sa ano ba ang HandBreak app. Ito po ay halimbawa na yung kanyang video na gusto i-upload. At sobrang tagal niya ma-upload kasi malaki yung file size niya. So, kailangan niya ng HandBreak para yung file size niya ay lumiit. Halimbawa, 500 MB. At ang kanyang video quality ay hindi mababago, kaya maganda po ito. So, pag-download na lang, open lang natin ang HandBreak app. Ito po siya. Yan po ang makikita natin. So, source selection. Dito po tayo sa file, open a single video file. File na gusto natin i-compress, yung file na gusto natin lumiit yung file size. So, ito po siya. Yung video ko tungkol sa letter M. So, pag nakita nyo po, ang file size niya ay 66.7 MB. So, open siya. Yan, ito po siya. So, una natin gagawin ito. Check po itong web optimize. So, sana po na ito sa YouTube. Ang web optimize ay para mag-upload yung video sa mga Android, sa iPhone, at sa YouTube, sa online. At ito ang mag-upload dyan. Tapos, punta tayo sa video. So, sa video, ang nakalagay doon, dito sa frame rate, FPS, yung 30 ay gagawin natin same as source. Okay, ito na na. Next, dito sa quality ng video naman, 22 siya. Gagawin natin. Inaya ko lang po yung pag-iag sa video kasi nung tinay ko, okay siya. Then, wala nang ibang pag-iag dito. At ito po, encoder preset. Kapag fast, yung dapat gawin siyang slow. Sa pagbaga niya, yung pag-liit ng file size, pero yung quality na okay pa rin. So, nilagay ko siya sa very slow. Sa audio, walang babaguhin. Filters, wala lahat. At ang panghuli, ay dito po sa save as. Dito mo ilalagay yung ating video. Saan ba siya dapat ilagay? So, pag-browse, gusto ko siya dito sa videos. Yan. Okay. Save. Ayan. So, gagawin lang ko ay i-click ang start and go. Then, aantayin lang tapos yung kanyang pag-load. A few moments later. Ayan, tapos na. Medyo matagal siya, pero worth the waiting lang. So, tingnan natin natin yung video na nakapress. So, ito po siya naging 28.5 MB. So, kanina, makita natin nasa yung video na. So, ito po yung kanina. Siya ay 66.5 MB.
Bye.